Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat at mag-alay sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tayong lahat ay mga alagad niya, tagapaghatid ng mabuting balita, takapag-alab ng pananampalataya. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasam ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo ang mga katangian ng apostol kina San Timoteo at San Tito. Pagbigyan mo ang kanilang dalangin, kami makapamuhay ng maayos at matapat sa iyong kalooban para kami marapatin mong makasapit sa iyong piling sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtin natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumainyo nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglingkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno. Tuwing alalahanin kita sa aking panalangin araw-gabi, sabik na sabik akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan. Lalo na kapag naaalala ko ang iyong pagluha, hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya, katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitaya kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Dahil dito,
ipinaaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad ng tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwaghan ang ibinibigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Purihin ang Panginoon. Awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Awitan ang Panginoon. Ngalan niya ay purihin. Araw-araw, ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang Poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Panginoon ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Magsitayo na po ang lahat. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukha'y magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa.
idalangin ninyo sa may-ari na magpadala pa siya ng mga manggagawa sa kaniyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigan sa kapayapaan ang nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo at ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po ang mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating sakyapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Papalapit na po ng papalapit sa isang linggo, sa Lunes po, ay tayo'y magdiriwang bilang isang sambayanan. Ang mga obispo ng Pilipinas ay pupunta dito upang pasinayan ang formal at solemneng pagdeklara ng tahanan ni Jesus Nazareno bilang pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Isang biyaya sa ating mga deboto para kay Jesus Nazareno. Bagamat kahit hindi itanghal ng mga obispo ng simbahan ng Quiapo ay pambansang dambana, ito sa nakalipas na mga daang taon ay tunay ng dambana, tunay ng tahanan ni Jesus Nazareno at ng mga deboto niya. Ito ay dahil buhay na buhay ang debosyon, ang pagmamahal at pagpapasalamat sa Kanya. Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Timoteo at San Tito. Siguro nga, hindi natin sila masyadong kilala. Kahapon, kung naalala nyo rin at kayo'y nagsimba, ipinagdiwang natin ang kapistahan ng pagbabagong buhay ni San Pablo Apostol. Si San Timoteo at San Tito ay mga alagad ni San Pablo. Sila ang mga kasakasama ni San Pablo sa kanyang pangangaral sa iba't ibang mga lugar. Sila'y malapit sa puso ni San Pablo. Ngunit ang napakaganda na
sila'y kasangkapan din ni San Pablo sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Ngunit kung si San Pablo ay nabago ng Diyos sa pamamagitan ng isang matinding karanasan sa Damascus, kakaiba si San Timoteo. Narinig natin sa unang pagbasa ng sumulat si San Pablo kay Timoteo, kanyang binalikan na ang pagsunod ni Timoteo ay dahilan sa kanyang lola at nanay. Parang ang kinamusta pa ni San Pablo si Lola Loida at Nanay Eunice ni San Timoteo. Dito ipinapakita na ang pananampalataya lalong lumalago sa pamamagitan ng pamilya. Na ang pananampalataya ay lalong tumitibay kapag ang mga magulang, mga lolo't lola, tumutulong para lumago ang debosyon ng mga kabataan sa kanilang pamilya. Nagkaroon ng San Timoteo dahil mayroon siyang Lola Loida at Nanay Eunice. Sabi ko nga kanina, ang dambanang ito sa loob ng lagpas 200 taon mula nang dumating ang Nazareno sa Quiapo mula sa Bagumbayan at Intramuros ay buhay na buhay sapagkat maraming mga deboto ang nagdadala din ng kanilang mga kabataan. Ipinapamana ang kanilang debosyon at pananampalataya. Ito ang ipagdasal natin sa misang ito. Ang tunay na deboto, ipinamamana ang kanilang debosyon at pananampalataya. Hindi lang ikaw, hindi ka matutuwa, feeling blessed, deboto ako ni Nazareno. Feeling blessed, lagi ako sa Quiapo. Feeling blessed, lagi akong nagdadasal sa Nazareno. Ang tunay na deboto, ipinamamana niya, ipinabahagi niya. Alam niyo mga kapatid, ito ang pinakamahalagang pamanang maibibigay ninyo sa anak ninyo at apo ninyo. Hindi pera, hindi pangalan, hindi lang edukasyon. Ang pinakamagandang pamana ay debosyon at pananampalataya. Kaya natutuwa po ako kapag nakakakita ako ng mga nagsisimba kasama ang kanilang mga anak at apo. Sino ba dito ngayon? Although maaga kasi ang misa ngayon kaya medyo kadalasan hindi na isasama ang bata pag umaga. Kadalasan sa hapon at gabi dinadala. Pero sino rito yung may dalang bata at kanilang apo o kanilang anak? Taas nyo nga yung kamay nyo o yung batang dala nyo ngayon na nagsisimba ngayon. Palakpakan nga natin yung kasama yung mga anak at apo nila. Alam nyo po, katatapos lang natin ng Nazareno 2024. At alam nyo, napakatindi ng paghahanda. Kailangan kong pumunta ho sa mga kampo ng mga pulis at militar para tumulong sa atin. At di lang minsan kapag ako'y humihiling, kasabihin ko sa mga general, sa mga koronel, pwede ho bang dagdagan ang magbabantay, ayusin ang daloy, pwede bang humiling ng mga mag
sisiyasat dahil baka delikado. Alam niyo po, nagtataka ko minsan, ang sagot lagi nila, "Yes, Father, ang bilis." At pag nagtanong ako, "Salamat po, isang salita lang ako, payag na po kayo." Alam niyo, sasabihin nila sa akin, "Alam niyo, Father, kaya ako pumayag. Kasi nung sinabi niyong kayo'y galing sa Quiapo, naalala ko po, nung bata ako po ang kasakasama ng lola ko. Habang naglalakad siya ng paluhod, ako ho yung batang kakarag-karag niya. Pupungas-pungas pa nga ho ako. Hindi ko nga ho maintindihan. Minsan nagtatampo ko, nagdadabog ako. Bakit kailangan ko sumama sa Quiapo para makita, samahan siya naglalakad ng paluhod, samahan siya nagsisimba. Ngayong malaki na ho ako, naiintindihan ko. Ngayon, nagpapasalamat ako, kaya ako nandito ngayon, kaya ako general, kaya ako koronel, kaya ako direktor, dahil sa mga sakripisyo at dasal ng nanay ko, ng lola ko, ng tatay ko. Kaya natutuwa po ako na buhay ang pananampalataya. Siguro nga sa simula, hindi naiintindihan ng mga bata yung ginagawa natin. Ako po, sinasama ako dati, alas 5 ng misa, kahit hindi simbang gabi. Aaminin ko, misa natutulog lang ako sa simbahan pagkasama ako ng lola ko. Pero ngayon, naniniwala ako, yung pagsama-sama ko sa kanila, yung pagpilit nila sa akin, yun ang dahilan kaya ako naging pare. Yun ang naging dahilan kaya ako nanatiling Katoliko. Kaya mga kapatid, mga kadeboto, huwag tayong manghinawa. Huwag lang nating sabing, isisimba ko yung anak ko, yung apa ko, apo ko. Huwag tayong makontento na idadasal ko lang sila. Gawin natin ang makakaya natin. Isama natin sila. Sa simula siguro, hindi nila mauunawaan. Sa simula siguro, mabigat ang kanilang loob. Kung lalo nating ipapakita sa kanila ang galak ng pagiging deboto, ang saya ng pagiging deboto, ang pag-asa ng isang deboto, sila rin mga magiging San Timoteo at San Tito. Kaya sinasabi ko minsan sa mga gwardiya, pag may mga batang lalakad-lakad dyan, kasakasama ng mga naglalakad ng paluhod o nagsisimba, huwag nyo nang sawayin, huwag nyong pagagalitan. Malay nyo, balang araw, yan ang maging presidente ng Pilipinas. Yan ang susunod na maging chief of police. Yan ang susunod na maging direktor ng ahensya. Di natin sukat akalain ang mga itinatanim natin sa kanila. At iyon ay lalo't higit pagpapalain ni Jesus sa Sareno. Si San Timoteo, San Tito, naging kasangkapan ng Diyos dahil sa tulong ng kanilang mga magulang, lolo at lola. Ang tunay na deboto, ipinamamana, ipinapasa, at higit sa lahat, ipinapakita ang galak at pagbabago na dulot ng debosyon. Natitiyak ko ngayon, marami sa inyo, ipinagdarasal ang inyong mga anak. Siguro nga ngayon, may mga anak tayong naliligaw na ng landas. Meron tayo mga apo, itinatapo na yung rosaryo. Ayaw tanggapin yung krusipihong binibigay nyo. Siguro nga, sa impluensya ng marami, lumalamig ang kanilang pananampalataya. Ngayong kapistahan ni San Timoteo at San Tito, ipagdasal natin sila.
Pero, mga kapatid, hindi sapat yung kaladkarin natin dito sila sa Quiapo. Kasi, pag nawala na tayo, hindi rin sila pupunta dito. Marami rin po kung kilala, buong pagkabata hanggang kolehiyo, sinasama sila sa simbahan para magsimba. Nung namatay na yung magulang, ayaw nang magsimba. Kasi hindi dapat nagtatapos sa pagdala sa kanila dito. Dapat tulungan natin silang tunay na matagpuan si Jesus Nazareno sa kanilang buhay. Dapat mabuti rin tayong halimbawa sa kanila. Kasi kung kakalad ka rin lang natin sila dito, tapos pag-uwi sa bahay, nakikita nila, nagmumura din tayo, nandadaya din tayo, nananakit din tayo, hindi natin sila makukumbinsi na kay ganda maging deboto. Hindi rin sila mapapaniwala na mabisa si Jesus Nazareno sapagkat hindi rin natin maipakita sa kanila yung pananampalatayang gusto natin ipamana sa kanila. Baka nagtataka siguro kayo, bakit ganun yung anak ko? Kahit ilang pilit kong isama sa simbahan, kahit nung ipinasok ko pa sa katolikong eskwelahan, bakit ngayon nag-born again? Bakit ngayon itinapon pa yung mga imahe at mga rosaryo? Saan ako nagkulang? Lagi ko naman sila sinasama sa simbahan. Kailangan din, mga kapatid, ang pagsasabuhay, ang pagiging mabuting halimbawa, ang pagpapakita sa kanila na ang deboto nababago ang buhay. Mababago lang natin ang buhay nila kung nagbabago din ang buhay natin. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, sama-sama po tayo magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami, iyong mga alagad, iyong mga deboto. Salamat po dahil may mga nagturo sa amin na manalig sa inyo. Nung kami bata pa, ang aming mga magulang, ang aming mga lolo't lola, ang mga nakakatanda sa amin, ang siyang nag-akay sa amin papunta sa inyo. Salamat po sa kanila at ipinagdarasal namin ngayon ang mga nagturo sa amin maging deboto mo. Ngayon, kami naman ang tinatawag mong maging tagapagmana, tagapagpasa ng debosyon at pananampalataya. Ipinagdarasal namin ngayon ang mga kabataan. Mas mahirap po ngayon magturo. Maraming tukso. Maraming mga nanggugulo sa kanilang isipan. Humahatak sa kanila para mapalayo sa iyo. Kaya't ipinagkakatiwala po namin sa iyo, mahal na pong Jesus Nazareno, ang aming mga anak, ang aming mga apo, ang mga kabataan sa aming pamayanan, sa aming munting pamamaraan, mailapit nawa namin sila sa iyo. Sapagkat walang makapagbibigay galak sa amin kung hindi ang sila din maging deboto at dumating ang panahon sila naman ang magpapamana ng pananampalataya. Buhay ang debosyon sa iyo sapagkat buhay ang mga deboto mo magpakailanman. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami
basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating tugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinig, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Patuloy nating pagdasal ang ating mga anak, mga apo, mga kabataan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag ginawa namin ang katotohanan ng ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Oh,
Jesus Nazareno, anak ng tinapay sa kanan, ay nagbibigay buhay, biyayang kalooko ay aming inahalay. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa na Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo mga alay na nasa dambana. Ngayon kami naghahain para kina San Timoteo at San Tito ay magunita sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong sila San Timoteo at San Tito ay pinararangalan sa pamumuhay nilang totoong guliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay iniyahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ang mga kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang napalilito sa harap ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Sa Lord po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, na mga apostol, ni San Pablo, San Timoteo, San Tito, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong galang at buong pag-ibig natin ngayong awitin ang Ama namin. Hiniling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluot po ang lahat. Narito si Jesus sa Sareno, ang ating Panginoon na tagapagligtas, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Patnubayan niyo po nawa at kabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan. Pagpunin niyo kami, mababayan. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ministry, organization, HDN, at ang mga samahan ng ating simbahan sa darating na January 29, 2024, Lunes, sa ganap na ikadalawa ng hapon, para sa pagdiriwang ng banal na misa at maringal na pagpapahayag ng Menor Basilica ni Jesus Nazareno bilang Menor Basilica at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang punong tagapagdiwang sa araw na iyon ay ang kanyang kabunyan, Jose Fuerte Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Sa lahat po na may lumang palaspas na ginamit noong Linggo ng palaspas, maaari ninyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules na abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos na ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan na lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsisipakinabang ay dumadalangin ang pinananaligan ng uliran naming sina San Timoteo at San Tito ay maipahayag namin at ang itinuro niya ay magawa naming ganapin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. At
Magkita-kita po tayo sa Lunes, alas 2 ng hapon, para sa marangya at solemneng pagpapahayag. Ang dambanang ito, ang simbahang ito, bilang pambansang dambana ni Jesus sa Sareno. At nawa, pagpalain, lalo na ang mga bata, ang mga apo, ang kabataan ng pamilya natin, para sa pagdaan pa ng maraming taon, buhay ang debosyon, sapagkat buhay ang mga deboto. Ang tunay na deboto, ipinamamana ang kanyang debosyon at pananampalataya. At mabisa itong maibabahagi at maipapasa kung tayo'y tunay na saksi ni Jesus Nazareno. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maala na nilang mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa at taglayang pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, inarangan ka namin. Nuestro Padre Jesús, Nazareno.